yung mami. Padalos-dalos ka, Tara. Defensive ka yata. Tatlo yon. Una, facial expression. Pangalawa, sasabihin. Yung pangatlong tao, pagsasamahin. Okay. O, kayo na yon. Kayo na. First group, kayo na. O, sige, kayo na. O, paano ang facial expression? Pakita nyo sa mami, Edith. Akong mami. Tatlo kayo. Okay, game. Facial expression. Magbibilang ako. 1 2 Hindi pa ready. 3 Ibang group, may chance po. 4 5 6 Ibang group po, may chance ha. 7 8 9 9 and a half Kayo ulit. Sige, grupo mo nyo po ulit. Facial expression po muna ulit, ha? Pwede pa po magplano kung gustong talunin. Game. Game po. Game na. Facial expression. Okay, bibilang po ulit ako. 1 or minus na lahat. 2 3 Wala? 4 5 6 7 8 Ah, sige. Sige, kayo muna, tapos sunod sila kung kanino mas maganda. 1 Expression. Okay, sasabihin. Sino sa line? Game. Yan, ikaw si Arang, laging wala, wala, wala. Okay. Pagsasamahin. Si Aram, wala, 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 meron naman, wala. Mami, ganun po ba o may chance ang ibang grupo? Hindi, kasi ang mga worker eh. Sige nga, tingnan natin ang mga worker. Sa so mga worker mismo magmumula kung paano talaga. Workers daw po. Worker daw dapat ha, worker, worker. Request po ng mami yon. Oh, Yara. Oh. Ate Jo, facial expression. Si Ate Leia sa sasabihin, tapos Ate Ara sa pagsasamahin. Di. Game na po. Dali, may chance kayo magka-points. Sabi ng mami? Mami, ayaw. Wala. Over okay, ano na yan. Lawit kayo sa aking tatlo mamaya. Okay, next po. Next scenario. Anong gagawin mo kung ikaw ang mami edit at hindi nakikinig at paulit-ulit ng tanong sa mothers sa Bible quiz? Alam na alam to ng mga mothers. 10 seconds. 1 2 3 Wala. 4 Isang tao? Pwede naman. 5 Okay na po. 6 Sa likod po. 7 Uy, mothers. Parang wala. 8 Ba, wala. Yun, Ate Alice. Ate Alice sa Ate Alice daw. Nauna.
Bakit may po ba kay Ate Alice? Sa tiyo. Ay, si Jubelo. Do Ate Alice. Facial expression po. Yung mga mothers na ito, hindi na talaga nagbago. Magayon ka po, mame. Madadaya pa rin. Ang humamon sa ating Juven. Pambihirot na yung kabibingi. Mami. Hindi, pinagsama yung bingi at saka yung hindi nagbabago. Sadya naman, di pa kayo nagbabago 21 na. Sino po? Hindi, may action yun eh. Yun namang isa mataray ang dating noon. Kanino po ang puntos? Parehas lang. Okay, pareho daw pong may points. Okay, next na, pwede na pong isang tao lang gumawa para madali tayo. Pero di rin namang tatlo. Pero wag paulit-ulit na yun lang. Oo, iba't ibang tao din. Okay, paapat. Anong reaction, reaction kapag may cheating na nagaganap? Sa Mother's Bible Quiz din po ito. Kapag may nagaganap ng cheating o dayaan sa Bible quiz ng mothers. Lagi naman. Okay, one. Two. Ayan, ina-Emmy? Ina-Emmy. Two. Three. Four. Wala pala. Four. Bakit yung laging dinito? Huli oh. Yan, si Inaitos. Nagtaas ng kamay. Mic po kay Inaites. Hoy, magkakasala kayo ng public may dance. May lalaban po ba sa mame? Ay, sa mame. Sa Inaites. Sa Inaites, may lalaban po. Sister Jinky, meron daw sasabihin. Inay Jinky po. Sige. Sunod. Ay, pera mo na. Yeah. Meron pa, meron pa. Sino pa? Dali. Yeah, may hinahanap ang mami. Yan. Yeah. Yeah. May hinahanap ang maming sagot. Paulit pa, paulit. Ilapit niyo po yung mic. Alin po, mami? O, oh, may hinahanap pa po kayo. Ay, isa pa. Yan, yan, yan. Ayun, Ate Jubel. Go, Ate Jubel. Sabi ng mami ay, Panginoon, patawarin niyo po sila at alam niyo po ang ginagawa niyo. Mame, alin po doon? Eh, lahat lang yung sinasabi ko. Eh, tama lahat. Tama po lahat. Okay, next po. To workers ulit na may alam na ito. Anong sinasabi ng mame? Are, anong sinasabi ng mame kapag nagkakamali sa pagluluto sa kusina ang mga workers? Huwag kang defensive, Ate Ara. Kapag nagkakamali sa pagluluto ang workers? Ate Ara, kalma. Mic daw po. Kompletuhin mo na, Ate Ara. Okay. Naku, Leia, hindi ka pa pwede mag-pray, hindi ka pa pwede mag-asawa, hindi ka pa pwede...
kasi counting bagay na yan, di mo kayong gawin. Hindi ka papasa. May hugot. Hindi ko alam kung kay Ate Leia talaga yun. Hindi po lang kay Leia. Kanilang lahat. Madalas kay Ara. Sa mga workers, may lalaban ba kay Ate Ara? Ikaw kay Topper. Yan, si kay Topper daw po. Una, hindi ka pa pwedeng tumingin. Hindi ka pwedeng mag-pray. Hindi ka pwedeng mag-asawa. Inakalimutan ko yung tumingin. Hindi pwede. Sabi, bawal. Okay, next po. Anong reaction? Kung ikaw si Mame, ano ang gagawin mo kapag humingi na naman ng kape ang pastor? Kapag ka humingi na naman ng kape ang pastor. One. Two. Ah, Ate Ara? Tintin, pagtimpla mo ka ng kape ang daddy mo. Iniun. Yun, si Kuya Topper daw po, lalaban. Yan. Kape na naman, ikakakapilaan. Tapos, a few moments later. Ala, oo nga pala ang daddy na. Kalimutan mo, kakatimpla nga pala ang kape. Basta ba ata? Alin po, Mame? Kay Kuya Topper. Lisa kasi nagsasabi din ako kay Tintin. Nang ano. Pero laging yun ang ano. Next po. Mga lalaki may alam nito. Kung ikaw si Mami Edith, ano ang gagawin mo nung pinagalitan ang mga lalaki dahil sa ML? Sama-sama tayo nito. Alam nyo to. Lalaki po, ang may alam nito, lalaki din po ang gagawa. Amen, ito lang. One. Wala si Andrew. Two. Three. Four. Si Peter yata magsasalita. Five. Si Jericho pala. Ay, si Jericho hindi makasintindihan. Okay, Jericho. Sige, tayo. O ikaw, may Mobile Legend ka? O patingin nga, patingin. May lalaban po bang ibang lalaki? May lalaban? Sige, ano sinabi mo noon? Ano daw, sige? May mga ML pag kaya. Patingin niya at cellphone niya. Eh, nandang po sa ano, salvation. Yan. Sabi, pag kayo nalaman ng pastor na nag-ML kayo, papapiliin kayo nun. So, anong gusto niyo? Pareho po yun. Pareho po yung nangyari dun. Pareho po may points? Kung ikaw naman, ano susuhin mo? Bagay pa ng bagay niya eh. Wala po akong ML eh. Wala po akong ML. Next po.
Okay, next. Kung ikaw si Mami Edith, anong gagawin mo sa tuwing nanggigigil sa mga baby o kay si Baby Sub? Ha? Kay Baby Sub. Guess ka po. Pagka nanggigigil kay Sub, read. One. Two. Yan, si Tita. Bilang, bilang. Three. Four. Mga angels. Five. Six. Seven. Eight. Ala, wala. Nine. Nawawala ako. Nine and one-fourth. Sige, tita, tayo. Di dapat easy sub easy, you know, si Chrishell. Tapos may i-aactong ano. Ikaw nga! Ikaw nga! One. Yung sinasabi na lang. Okay. Pati reaction, facial expression. Di ko kaya. Game, dali na. One, two, three. Oh, sige. Ano ang sasabi? Ang sinasabi ni mama eh. Aring kancing kancing. Meron pa. Mami, meron pa po. Oh. Yun, sa taas daw po meron. May entry sa taas. May teamwork sila sa taas. Bumame, ang puntos sa taga-taas po. Lagi ka, kancing, 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 kancing. Yan sa taas, pagkaano? Next po. Okay, next. Kung ikaw si Mami Edith, ano ang gagawin mo noong dating choir directress pa ang mami? Paano po magturo ng choir ang mami dati? Yung mga nakaabot pa, may chance kayo. One. Two. Three. Sino? Si Tin? Four. Si Ezekiel daw. Sige, game. Ezekiel. Hello? Hoy, hindi mo na ako inabot. Kalupit ng batang ito. Anong una? Soprano, alto, tenor. Kasama ang baywang. Mami, tunay ka po yan. May lalaban yata. May lalaban. One. Si Ate Grace? Gitna daw po Ate Grace para kita ng lahat. Di naman gayon, grabe naman kayo. Base sa mame. Mame, try nga po ulit natin ngayon. Hindi ko na alam, hindi ko natanda kung anong ginagawa ko nun.
Pagalit na. Hindi, yung ka sinasabi, totoo. Pero hindi yung... Masyadong mga okay. Malumanay daw po, mami. Last na po. Kung ikaw si Mami Edith, anong gagawin mo kapag hindi natigil sa pag-iyak si Sab? Ano raw? Parang ang daddy iyaw. Kasi pagka hindi natigil si Sab pag-iyak, ay sige, tingnan nyo muna kung ano. Sige nga. Sa tingin nyo, wala pa yata nakakakita sa atin, pero sa anong, sa tingin natin, sa tingin nyo, ano magiging reaction ng mami? One, two, kaching-kaching, three, four, bawala, five, six, Peter, ikaw, seven, wala, eight, Tatay Larry, nataas ng kamay. Ate Alice po. Eight. Sa tingin lang po. May hahamon po ba? Si Ate Jubel? Mike daw po kay Ate Jubel? Yan yung worker dito? Iyak po kasi si Sab, sabi ng pastor ay Mami, Mami, ang baby na iyak. Ang sinasabi lang ng Mami, hayaan mo't may mga magulang yung mga yan. Hindi, i-explain ko lang. Kasi oh, pag naiyak ang si Sab, ang pastor lagi, Mami, si Sab naiyak. Tapos ay, iyak mo na. Tapos ay, naiyak nga, hindi natigil. Puntahan mo. Yaan mo. Ay, ikaw ka naman, alas 2 sa madaling araw. Asa ko yun. Yaan mo na, at may amat ina yun doon. Hindi pa babayaan. Tapos eh, hindi pa rin natigil. Hey! Puntahin na si Sam. Pwede ako yung nababa na. Ano nangyari sa bata? Ba't iyak nang iyak, ha? Yaan. At kinukuha ko sa kanila. Itinataas ko doon sa itaas. Amin na, hanggang umaga. Yun. Basta pag naiyak, ano, takbo si Lola at saka si Lolo, uunahan ang pagkuha. Ayaw, isama daw si Tinten at ayaw ibigay. Kami ay nag-aaway-away dahil sa bata. Yun. Yan. Ganyan po kaalaga, mami. So yun lang po ang ating game. Maraming salamat po. You don't ever see the stress that he's under. You don't ever see the tears behind his smile. You don't even know the burdens that he carries, or those times he stays awake through some nights. From your pastor's wife's heart, you don't see what she sees. The love of the shepherd, he has.
his wife's heart. Sino ang mami para sa'yo? Mami? Para sa akin? Sino ang mami para sa'yo? Sino? Ang mami? Para sa akin? Ako. Kung ang pastor ng tatay ko sa pananampalataya, ang mami ang ina ko sa pananampalataya. Bakit kamo? Siya ay unay din sa lahat may puso para sa aking kaluluwa, sa aking espiritual. At hindi lang yun eh, dito sa loob ng simbahan, sa aming mga worker, siya ang tumatay yung ina namin. Papagbigay, malalahanin, talaga inaalala kami. Ano, parang tinuturing nana. Ayos ba? Sino ang mami para sa'yo? Mami! Tawag ko kayo ng pastor! Ang mami para sa akin ay, siyempre, siya ang mami ng lahat, pero andun yung kanyang pagmahal, pag-aruga, aron na kay Sam. Pero, malalahanin siya sa lahat. Sino ang mami para sa'yo? Mami, ano pong lulugawin? Ako, hindi ka pa pwedeng tumingin, hindi ka pa pwedeng mag-pray, hindi ka pa pwedeng mag-asawa. Para yun lang po. Sige na nga. Ang mami, napaka-asikaso niyan. Siya yung nagtuturo kung ano dapat yung ganito, ganyan, lalo na pagdating sa kusina. Pero, higit sa lahat, isa siya sa magandang halimbawa ng mga babaeng Kristiyano na talagang dapat gayanin. So, yun. Mami, para sa'yo. Mami, wala na po tayong bigas, wala na po tayong toyo, wala na po tayong mantika. Mami, magpa-ice cream naman po kayo. Hindi yan, tinatanong ko sa'yo. Ang mami, para sa'yo. Para sa akin, ang mami, sobrang maunawain, maintindi, at maalaga. Okay, good job. Sino ang mami para sa'yo? Topel, mamanahin ka muna daw, sabi ng mami. Ay, tayo muna ha. Ito, magre-record lang ako. Wait lang ha. Mami! Ayan, so, para sa akin, ang mami ay isang mabuting halimbawa bilang isang ina at itinuro niya kaming hindi lamang basta worker, kundi tinuro kaming mga anak. So, mami, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon ang inyong buhay. Dahil kayo po'y ginamit ng Diyos para kami po ay turuan ng maraming bagay sa spiritual at maging doon sa mga pang-practical na bagay. So, Mami, salamat po sa lahat na inyong tinuro at yan po ay aking tinanim sa aking puso. At kung sakali man po, dolobin ng Panginoon, ako po ay pupunta na ibang lugar. Uwe. Ako po ay dadalhin ko po ang mga itinuro Uwe. Sa akin. Kayo po ng Pastor. Uwe. Salamat po ng marami. Uwe. God bless po. Happy Pastor's Wife Appreciation Ball! Thank you, Mami! Yaya kayo sa amin, Mami! Kaganda ng Mami! We love you po! Maraming salamat po! Bye! Ano ang Mami para sa'yo? Siya po ang isa kong tita na sobrang bait po. Ako po yung nagpapasalamat sa kanya. Pag ako po eh, may konting lang po masakit sa akin, eh, lagi nag-aalala. Nag-aalala pala. Yun lang po. Happy Pastor's and Wife Appreciation Ball!
Education Man po. Maraming maraming salamat po, Mami and Pastor, sa pagiging tatay namin, pangalawang tatay at nanay. Salamat po sa mga spiritual feeding at sa lahat po ng bagay, maraming maraming salamat po. We love you po, Mami and Pastor. Love you po, Mami Pastor. Para po sa inyo, sino po ang Mami? Para sa akin, ang Mami ay biyaya ng Diyos sa ating lahat. Siya ay Maming mapagmahal, maunawain, mapagbigay, at maraming maraming pang iba. Mami, happy Pastors of Wife Appreciation. Salamat po sa Panginoon dahil dalain ko po sa Panginoon na kayo ay biyayaan na lagi ng alaka sa lulong katawan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa buhay na pinag-alab sa inyo, Mami Edith, na patuloy po kayo nagagamit na instrumento ng Diyos upang ako ay patuloy nagabayan, ahayin, bagamat malayo at napapalayo at matagalan parang wala sa Pilipinas, para po kayong laging katabi ko lamang sa ating mga conversation minsan, kahit masama po ang inyong pakiramdam at patuloy na nagre-reply sa mga message ko. Talaga pong napakabuti ninyo. Salamat po sa inyo, Mami Edith. Dalangin ko po na patuloy po kayong pagkalooban ng Diyos na mahabang buhay, masayang mga araw, at mabuting kalusugan. Salamat po. Sister Edith, hello. Happy Pastor's Wife's Day. Papasalamat ako, nagpupuro sa Panginoon kasi patuloy kang ginagamit sa aming mga mothers ng TTBC bilang isang magandang halimbawa ng isang mabuting asawa, hindi lamang sa ating pastor kundi sa aming lahat ng mga mothers. Thank you so much and God bless you. Miss you and love you. Sincerely, from your past, from your past, from your past, from your past. Once again po, Mami, Happy Pastor's Wife Appreciation po. At, okay, tayo naman po ay dadako sa token and message. Alam ko meron mga iba na nag-effort talaga, ano po, na... Ano ba yan? So, pwede na po maki-prepare ng inyong mga tokens, gift, at maghanda din po ng... konting message, pero malaman para po sa Mami. At... Tinatabay ako ng pastor doon. Sabi, submissive daw eh. Pamakuha mo. Bilang ko, aray, baka mawala. Sino pong una po? Oh, sige na po. Sinong unang tataya? Ito po ang regalo ko sa inyo, Sister Edith. Hindi ko lang po nabalot. At noong Friday po, hindi pa po yan natin. Wow naman! Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon at kayo po ay isa sa ina ng bahay-sambahan na ito. Salamat po sa inyong kabutihan loob, sa pagtuturo sa aming mga mothers, bagamat kami makukulit. Salamat po sa lahat-lahat. Oh, akin na orange.
Oo nga. Mami. Wala ka ng paninda. Hindi po orange yung kumila. Hindi rin po orange yung kumila. Ha? Oo nga. May utang pa pala ako kanina. Palalahanin mo, may 90 pesos. Maraming maraming salamat po, Mami. Salamat sa Panginoon Diyos dahil kayo yung mami namin ng church. Mami din naming pangalawang ina namin. Na sa totoo ay mas nakita namin yung pagkalinga niyo sa amin. Kahit sa aming ganon. Kasi tunay din, mahal po ang aking tunay na ina. Pero talagang sa inyo ko po nakita yung pagmamahal. Nandyan yung kapag may sakit aking mga anak. Nandyan kayo talaga lagi. So, salamat na maraming maraming sa inyo, Mami. Ayaw ko na sabi, magpakahaba dahil baka umiyak na ako na umiyak. Maging sa pastor, maraming maraming salamat. So, Mami! Oo, alam ko na. Si JJ. House and lot po, with car. Di namin, kasi si JJ pag naparito, nami-miss ko palagi iyan. Miss you to po. Ah. Happy Pastor's Wife. Bully din pa. Yan eh. Sa akin na. Ano naman po rito yung inyo pong kamukha? Kamukha niyo po, yung nawawala po. Ano? Nawawala ka ko. Ano kaya itsura ng kakambal kong nawawala? Tay! Diyan! Sinong gawa na re? Ikaw? Ba, may talent ka rin pala, ano? Oh, tingnan nyo ah. Diyan Joshua Rehio. Oh, may pirma pa. Thank you! Nakalimutan yung taling. Ayan, Sister Edith. Ayan, Sister Edith. Pasensya na po sa kaunting ano. Yun, sa akin lang, Amy. Maraming maraming salamat sa maraming bagay. At sa pagiging mabait mong mother. Thank you! Namiss ka namin ng Pride Day. Parang huling celebration na ito, ano? Ay, nubos na natin ang oras eh. Oh, ano? Meron na ano na? Ano gayaan? Mami, maraming maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagiging ina at salamat po sa mga blessings na patuloy niyo pinagkakalabasan. Amen. Ay, si Cedric. Kasi kasimpayat daw siguro ni Cedric. Happy Pastor Appreciation Wife po, Mami. Ayan. Salamat po sa Panginoon at kayo po ay naging pakaramdam po, Mami Rick rin po. Pakalaw, Mami, na nakikita ko po sa pagmamahal niyo po sa aming pong mga sheep po. Salamat po sa Panginoon at kayo po'y naging mami po namin. Salamat po sa Panginoon sa lahat-lahat. Pakalipa ni Cedric noon eh. Ano nga? Sige po, para ako'y mag-aano na.
Sige, Elise, papayagan ka na naming maligo mamaya. Ay, hindi po. Oh. Sister Edith, salamat. At ayun po ay liwanag sa amin ni Ashley na sa tuwing kami ay, naiyak ako. Sa tuwing kami ay mahina, kayo po yung nagpapalakas sa amin. Salamat po at blessing po talaga kayo sa amin. Salamat po sa lahat. Pasensya na po din eh. Yeah. Thank you! Marami na tayong pamimigay. Sino ganyan? Laking Elise? Mami, happy Pastor Wife Appreciation Month po. Salamat po sa Panginoon at kayo po ay naging katuwang ng pastor dito. Salamat po sa inyong... Naiyak na uli. Naiyak na si Elise. Salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal sa amin. Naiyak si Elise Laki. Thank you! Huwag daw pamimigay. May pasabi na. At si Elise Laki. Ako din po. Hello. Ari po, ang aking simpleng regalo po. Nanayak na agad. Mami, ang pastor's wife appreciation month. Kasing liit niya eh. Ano po, salamat po sa Panginoon dahil bukod sa aking tunay na ina eh, ramdam ko po na kayo ay isa rin sa aking ina na nandun na nung ako eh ay wala. Nung ako po ay basta yung mga nakaraan eh kayo po yung nagko-comfort sa akin. Ano? Na ngayon ikay lumaki na. Salamat. Salamat po sa lahat-lahat. Mamawala si Elise. Yan. Oh, ikaw rin, Teacher Ma'am. Si Teacher Ma'am, oh. Thank you. Marami tayong bubuksan mamaya. Salamat po sa Panginoon at may isa tayong ina na talagang sa katulad ko na uhaw sa pagmamahal ng ina ay isimula naman una bago pa inaakay kami talagang ang mami ang talagang ala ang pamilya nila sobrang laki na Ay. Iniiyak ka na nung nasa likod mo. Sobrang laki talaga ng utang. Utang na loob namin sa pamilya ng pasto. Dahil hindi po ako makakapagtrabaho ngayon kung hindi din sa tulong nila. Salamat po sa Panginoon. Salamat dahil ang mami talaga ay isa talaga sa mga dapat gayanin, dapat tularan. Lalo na sa kanyang patotoo sa atin, kita naman sa kanya. At maging sabi nga, ang mami ay isang blessing hindi lang sa kapwa mothers niya, kundi sa bawat isa. At hanggang ngayon ay talagang biyaya. Biyaya ang mami sa akin. At mami, may isa pa po yan, ina-lockdown lang sa ano pa. Na-lockdown daw, oh. Kasi yun po ay talagang, gusto ko pag nakita nyo yun ay talagang ma-realize nyo na talagang na-appreciate kayo namin ng bawat isa at igit lalo na ang pamilya namin. Salamat po. Thank you! Grabe, parang mamamatay na ako eh. Garning-garning ang ginawa kay Sister Sheila eh.
Oh, Eric Victor! Ay, yan po ay inyong bubuksan. Baka naman, Ari, ako'y bungi. Yan po ay, ano, paano gari? May kinalaman po sa new chapter po ng inyong buhay. Pagtanda? So, may kinalaman tanda na? Buksan niyo po, at yan po ay isang napakagandang bagay na yan po ay may tuturing nating priceless. Yan po ang new chapter po ng inyong buhay. Bukod sa kaligtasan ay may tuturing po natin yung treasure na hindi matatawaran ng anumang bagay. Langit? Priceless po yan. Priceless eh. Daig pa po ang bahay at lupa. Oh, ang bihira. Ah! Eh, dade! Pag namatay ako, meron ng souvenir. Matay na matay na dalawa. Ang amin pong apo. Ha? Huh? Thank you. Naku, matanda na nga. Ay. Pero mas matanda ka, Daddy din eh. Aba. Yan na. Natiwa ko nga. Ha? Oh, kinakausap mo ako. May ginagawa ang lulo. Ako iyalagay mo ng tinipa. Tapos ikaw ay nagsasalita. Ha? Hindi ko masyadong maintindihan. Ang sinasabi mo. Sabi ulit, ulitin mo, liwanagin. Maganda ka? Hindi ang ibig mong sabihin, maganda ka? Sadya namang maganda kang bibe. Masaya pa? Ah. Oo. Oo. Alam mo? Oo. Oo. Panis ka! Hindi ka, pag, hindi ka pagkatapos, hindi pa tapos. Hindi pa. Hindi pa. Asus! Masarap ba, masarap? Masarap ang pakiramdam. Oh! Oh, sarap, sarap! Sarap ngayon ang aking pakiramdam, Lulo! Oo! Yay! Yay! Kasi na nalaman ng lulo na ang aking puwit ay palitan na dapat ng diaper, basang-basa na. Yan, masaya na ako, pinapalitan na. Ano po? Upo, dapat magpa-thank you ka sa lolo. Yang ada tahu di signature. Signature.
akala ko maglalaro ang young people kasi hindi ko alam na nadel. De. Very good. Ayan. Tapos na ga. Hindi ako kasi ano, tawag dito. Yung maraming ko speechless. Hindi ako kasi, tawag, wala akong masabi. Kanina dami ko sasabihin eh. Bali ho, wala akong masabi. Parang ito na ang huling panahon ng aking mundo. Kasi parang nakita ko ito noon sa, mayroong isang asawa ng pastor. Siya ay binigyan ng tribute ng kanyang ng simbahan. Kasi siya'y mamatay na. Dahil ano, tapos lahat ng mga ano si sister, ano para sa'yo, yan. Ko? Yon. Tapos ay hindi ko talaga in-expect dahil nung Martes nga ba? Oo, Martes. Hindi, nung isang Friday yata, sino anong ang nauna? Yung si Darna? Sister Tess? Friday! Si Darna. Ah, si Darna eh. Hindi ako kasi, yung parang ano, meron silang game para sa ano, pagkatapos sa Mothers po yun. And then nung Tuesday, ako'y birthday ni Joanna, celebration ng birthday ni Joanna, doon sa dagatan. Tapos ako ay tinamad na akong sumama. Tapos sabi ko'y, ala hindi na. Pero usapan namin kami magkakasama. And then sabi ko, hindi na ako sasama. Ngayon, sabi ni si Grace, nag-message sa akin, Mami, nasaan kayo ni Sister Heidi? Doon sa ano, sa dagatan. Tapos, pagdating ko doon, yun pala, meron silang ano, limang roses sa akin. Tapos, meron ding cake. Grabe, double celebration. Pero hindi ko talaga in-expect. And then, noong, ano pa isa? Friday, nag-ano ulit ho yung mothers na hindi ko rin ho in-expect. Ang aarte talaga ng mga mothers, ano? Kasi, ilan ho kami, hindi ko alam. Siyempre, ang aming, ano, yung gong kainan sa likod. Tapos, yon, sabi nila ay sa loob daw kami, bago ay, hindi ko din ho alam na ano, sabi ko ako tanong lang, bakit gai ang, kasi ang laging inaano nila sa akin ay, ang young people daw doon ay may kainan. Yung pala naman yung kakainin, yung ding aming binigay sa kanila. Yung mga pa-ek-ek lang po ng mothers. Pero, tapos, hindi ko rin po in-expect yung ngayon na for the first time in the history of the Philippines, ano ho, talagang sabi ko yung ano, hindi ko, kasi mag-uusap po kami ni Pastor, na ang sabi niya sa akin ay walang ano, division kasi kailangan may baptism, tapos mayroong bawal maggabi na dahil ng yung ating kalagayan. So, nung ko lang ho naisip, nung tinawag ko, sabi ko, akala ko may kasalanan dahil si Pastor kasi, ang ano ko ay, pag ako'y nawawala, sasabihin, ikay ko saan punta ng punta, kita mo may service. Yon, kasi ako'y nagpunta dun sa bata. At, ewan ko kung bakit, nakalimutan ko kung bakit. Tapos, tinawag ako, kinabahan ako kasi sabi ko, parang, di ako yung ano, umupo agad doon at ang intindi ko ay ano ng pastor na ikiwala, iki may service, iki alis ng alis. Yon. Tapos noong tumayo na si Paul, saka ko lang na ano, itong si Paul ipanis.
No, ayan. Tapos, doon ko naalaala yung nagkasuno kami doon sa may pintuan, Sister Tess. Sino kausap mo, Sister Tess, doon? Yung ano, yung may dalangare. May ganun. Uy, dala mo ga yung ano. Yun. Doon ko lang naisip nang makita ko na alis. Tapos, basta ho, yun lang. Nagkwento lang ho ako. Thank you so much po. Wala po akong ibang masabi. Hindi po ako perfect. Marami po akong mga hindi ala nyo lang mabait ako. Pero hindi po ako mabait. Sabi ni Ara. Yon, salamat po talaga sa lahat. At talaga pong I really appreciate po yung inyong effort na ginawa. At salamat po. It's a privilege to be a pastor's wife. And mahal ko kayong lahat. Marami po tayong sa ano Friday po pala. Meron pong dumate. Sinabi po ng mga mothers sa akin, wala kaming makikitang ipamimigay ninyo ha. Ay, pwede naman po natin itong paghati-hatian. Binati ayan po kayo ni Inay Heidi Masaho. Yeah. Thank you po. Ni Brother Topper. Happy Mommy Day. Salamat sa kabaitan ninyo sa lahat. Sabi yun po ni Brother po Aldrin Bantog, thank you, Mommy. Salamat po. Thank sabi you, Mother. Sabi po ni Inay Annabelle Ronda. Yun. Nagpapasalamat din po ako kay Sis Edith sa patuloy na pag-unawa sa akin. Kahit 10 dekada na ang aking sipon. Ay, hindi pala kasali po yun. Kahit nung panahong ako'y sobrang tupakin, inuunawa po ninyo ako sa maraming pangunawa at pagiging maalalahanin sa akin at sa aking buong pamilya. Sabi rin po ni Inay Annabelle, Mami, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na kayo po ang ina, Mami ng lahat. Ako po na isang ina na ay Mami pa ang tawag sa inyo. Mami ng lahat nasa church. Sobrang supportive, Mami. Mahal na mahal po namin kayo. On the way pa po yung token namin. Sensya na po. To follow up na lang po yung amin. Love you po. Sister Glessy, thank you, Mami, sa Panginoon dahil biyaya niya kayo sa amin. Salamat po sa pagiging ina nyo sa aming lahat. Napakabuting halimbawa at tunay na biyaya po kayo sa aming lahat. Si May Isagiri po. Salamat po, Ate Edith. Kahit kami malayo, isang chat ko sa inyo. Nagre-reply kayo at salamat ho sa mga advice sa akin. Salamat ho. Sabi po ni Inay Heidi Masaho, Happy Pastor's Wife. At sabi po ni Inay Annabelle Ronda, pati ako'y napaiyak na din dini eh. Yan. O nang andal, ito po ay na mother po ni LJ. Happy Pastor's Wife, salamat po sa pag-aaruga sa mga anak ko. Maraming salamat po. Yun lang po. Yun, salamat po ng marami, especially sa mga mothers na makukulit. Mahal ko kayong lahat. Yan. Pati mga young people na makukulit din. Okay, thank you. Salamat po ng marami. Sige po, tayo po'y dumako sa paghandog. Thank you, bukas po ng ating offering box. Thank you. Atin po yung ipanalangin ang nalikom ng mga handog. Tayo po, may tayo tumungon. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat sa inyong biyaya ay meron po kami na ibibigay sa inyo, Panginoon Diyos. Alam namin kayo po ang siyang nagpapala, kayo po ang gumagawa sa aming mga buhay patuloy, na kami sa aming mga sarili ay maging partaker, maging kabahagi patuloy, puso na namin at buhay ang nagbibigay,
nagbabahagi para po sa inyong gawain, sa mga manggagawa, Panginoon Diyos. Ito po yan yung iabot para po sa mga kaluluwa, may sulong ang Ebanghelyo, Panginoon, at para po sa ikalalago ng mga sangin ng gawain, Panginoon, ng iglesyang ito. Salamat, Panginoon Diyos. Ito aming tinataas sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Dako po tayo sa online choir pagkatapos po ang message. You are good.
Mike, hello. By the way, salamat ng marami, mga kapatid, sa pag-appreciate nyo sa aking tabiak. Yan ho ang katotohanan na kung bakit ako ay nakakapagpatuloy, kung bakit meron tayong ganitong klaseng gawain dahil merong isang babae sa aking likuran. Alam naman natin na sa maraming pagkakataon, ang babae ay maaring kung merong sinasabi na no, the rise and fall of the kingdom depends upon the leader, the king. Ano? Ay masasabi ko na ang isang leader, ang isang pastor ay ang katotohanan ay kung meron siyang problema sa kanyang kabiak, sigurado hindi siya makaka-agdon at hindi siya magtatagumpay. So kaya nga't nagtatagumpay ang isang lalaki ay merong isang mahusay na babae sa likod niya. Ano ho? At lagi ko sinasabi noon niya na ako mismo ang saksi ng aking asawa ay napakabait. Pag may natisod pa dyan, sasampigahin ko na. Napakabait niya kasi saksi kami mag-ama. Na pagdating sa pagiging mapagbigay, kaya yung katangian na pagiging mapagbigay, one lamang, kasi hindi 1% lamang yon. Ano, kasi talaga pong napaka-gracious, ano, napakabait niyan. Pag ako minsan ay mainit ang bait sa ilang mga members na dispalinghado, yan ang kumakalma sa akin. No? Kaya minsan ay nagiging maayos pa rin. Kasi kung ako lang mag-isa, tigil ako, mabagsik talaga ang aking ano. Mabagsik ang aking paglapat ng disiplina. Eh, yan ang nagpapakalma sa akin. Ano ho? At siya po isang magandang halimbawa ng asawa ng pastor at isang magandang halimbawang manugang, isang magandang halimbawang ina, lola, hipag, bilas, ano ho, at lahat na. Masasabi ko, hindi sa perfect, pero nadoon po yung magandang katangian niya in general. Ano ho? Kaya natutuwa ako na ang ibinigay sa akin ng Panginoon na katuwang ay si Edith Villanueva. Ano ho? Joke lang. Sanay sa pagtitiis. Ano ho? Hindi mapaghanap, hindi mapagkailangan, hindi bilmo ko nun, bilmo ko nyan, kung hindi mo pa itutulak, hindi mo pa pupursahin, hindi bibili ng para sa kanya. Ano ho? Hindi ho siya materialistic. Yung aking asawang yan, hindi yan madamot. Sa kanino man, hindi yan madamot. Ako'y natutuwa na merong ilang mga members na meron ding pag-appreciate. At nakikilala ko kayo isa-isa sa attitude nyo sa aking asawa. At ako'y natutuwa sa inyo. At ang aking panalangin sa inyo ay habaan pa ng Diyos sa inyong buhay hanggang ang tribulation period. Joy kayo sa akin. Katuwaan kayo sa akin na mga nakikita kong nagpa-participate sa pag-appreciate sa aking asawa. Ano, kahit noong kailan pa, noong Friday pa yan, dito sa mga mothers. Then, hindi, meron pa eh. Dalawang beses kayo, sobra-sobra. Nakatatlo yata eh, meron pa doon sa dagatan. Ano? So, salamat sa Diyos. Ano, hindi ko tinitignan ng amount yung mga ibinibigay, yung hindi yun ang sinusukat ko, yung puso, yung pag-appreciate. Para sa akin ay sapat na yun na ang mga tao di natutuwa sa aking asawa, giliw sa aking asawa. Kaya ako yung nagpapasalamat sa inyo dahil yan ay encouragement sa akin at kay lalo ring na-appreciate sa aking puso, mga member. Ano? So, salamat sa Diyos. At pinaliligayan nyo ang asawa para lalong humaba ang buhay niya. A merry heart doeth good like a medicine. Yon. Okay. May reminder pa ba tayo? So mamaya, no? Tayo po ay magbabaptize. May kli lang ito. So atin pong magpatuloy yung ating lesson sa John chapter 15. Basahin natin ng verses 1 to
7, I am the true vine and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purges it, that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Pagpalainawa ng Diyos ang kanyang mga salita. Lumapit ulit tayo sa kanya sa paghingi ng tulong. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita at tunay nga po na ito'y makapangyarihan. At katatapos lamang ng isang nakakahamong ebidensya ng paggawa ng inyong salita sa puso ng iglesia na sa aking kabiak na nagbigay din ng kanyang buhay sa inyo, sinuko niya ang kanyang mga pangarap at ang ina-expect o inaasahan ng kanyang pamilya sa kanya noon. Subalit siya'y nag-full-time, iginibab niya ang lahat. At siya'y inyong pinagtapos ng Bible School at ibinigay niyo po sa akin bilang katuwang dito sa San Jose. At ngayon nga po, Panginoon, ay naway patuloy siyang mag-enjoy ng reward mula sa inyo sa mga naging bunga dito sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng inyong salita. Na siyang amin nga po ngayong pinag-aaralan sa aming first main point, kung kami ay mag-aabide sa inyo, automatically ang inyong salita ang siyang magkukontrol at maghahari sa aming pong buhay. Pagpalaan niyo po ang inyong lingkod na patuloy na ginagamit. Pagpalaan niyo po ang bawat isa na makikinig. Pagpalaan niyo po maging mga nasa online. Kami lahat, Panginoon. Salamat po ng marami itong aming dalangin sa pangalan po ng Jesus. Amen. Okay, tayo mo po. Salamat sa inyo. Yang ating paksa, abide in Christ. Ano, kasi sabi sa verse 4, abide in me. So mas maganda na sa topic natin, abide in Christ. Yung median ay tumutukoy sa ating Panginoong Kristo. So yan po ay isang command. Ano po? Yan ay utos na maliwanag ayon sa verse 4. At yan din po ay kondisyon para po sa ating pagtatagumpay o ating pagbagsak. So kung tayo po ay mag-a-abide, magsasucceed. Kung tayo po ay lalayo, hihiwalay, mag-fail po tayo. So yan lang po ang natatanging kondisyon, kaya yan ang konklusyon para sa normal matagumpay na dapat na klase ng Christian living, way of living. Ano, yan ang correct way of Christian living ayon sa ating topic na yan, na manatili tayo sa Panginoon sa Kristo. Tatandaan natin, hindi po ang wala pong kinalaman ang kaligtasan dyan, o yung paraan ng kaligtasan, o maintenance ng kaligtasan, o yung assurance ng kaligtasan. Kundi yan po ay exclusive sa mga ligtas na. Christian living po ang pinag-uusapan dyan. Okay, so ano ang blessing at greatness po nung tayo ay makikinig at susunod sa utos at sa kondisyon na yun ay kukonsider natin at atin pong kukonklusyonan na rin sa ating buhay na yes, ako ay mag-stay, ako ay mag-a-abide sa Panginoon Jesucristo na siyang aking hindi lang tagapagligtas kundi Panginoon ng buhay. Ang automatic po na magiging ebidensya niyan sa atin, His Word will abide in us. So marami tayong ebidensya dyan. Magiging strong, spiritual, scriptural, serious, or sincere. Ikalawa, na main point. Diyan po sa verses 8 to 11. Tignan nyo mga patid. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. So shall ye be my disciples. As the Father hath loved me, so have I. Umpisa natin pala sa verse 7. If ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. If ye keep my commandments,
You shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandment and abide in his love. Hanggang verse 11, these things have I spoken unto you, that my joy remain in you, and that your joy might be full. So gusto ko munang silipin yung isang napakahalaga dito na point. Mapapansin nyo sa verse 7 muna, na pag tayo nag-abide sa Kanya, yung Kanyang salita, mag-abide sa atin, tingin nyo ang sabi, you shall ask what you will. No, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. So, hindi ito po pwedeng basta na lamang ipaliwanag at i-quote, ano, na you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Kasi parang lalabas na kung ano na lamang na ang Diyos ay makikinig sa anumang ating will para sa ating sarili na hihingi natin sa Kanya, ay ngayon kung hindi, ibigay niya ang ating will, adi magiging sinungaling ang talata. Ano? Eh, ang sabi nga naman dyan, if you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will and it shall be done unto you. So, ibig sabihin, lahat ng hihingiin mo, lahat ng will mo sa iyong hihingiin, ay ibibigay niya automatically, at kung hindi ibigay, lalabas sa sinungaling ang talata. So ang ating second main point, gusto kong i-point out, our will be aligned to Him or to His will. Pag nag-abide ka sa Kanya, yung will natin ma-align sa Kanyang will. Kaya hindi na magiging problema yung sinasabi sa verse 7 na, ye shall ask what ye will. Kasi ang will ng isang nag-a-abide sa Panginoon Jesucristo ay naka-align sa will ng Panginoon Jesucristo. Hindi katulad ng isang mananampalatayang hiwalay o malayo sa Panginoon Jesucristo, ang will niyan contrary sa will ng Diyos. Kaya nadyan yung maliwanag na talata na pupwedeng mag-ibigay ng Diyos, i-grant ng Diyos ang lahat ng iyong will kung ang pag-aaralan na yung context dito na kasi yung will nito na believer na ito ay naka-align sa will ng Panginoon Diyos. Hindi o kontra ang will ng isang nag-a-abide sa Panginoon Jesucristo sa will ng Panginoon Jesucristo. Kaya anuman ang kanyang will, siguradong ito'y naka-align sa will ng Diyos. Naiintindihan mga kapatid? Kaya yan ang blessing at greatness. Kasi ang katotohanan tayo, pimekanika niyang will. Pero kung tayo malayo sa Panginoon, iba ang will natin sa will ng Diyos, kontra. Conflict ang will natin. Kaya hindi po pwede nasasabihin ng isang tao ko ay nag-a-abide sa Panginoon sa Kristo, pagkatapos bine-blame niya o sinisisi na o kino-question niya yung talata na ako may nag-a-abide sa Panginoon. Bakit yung aking will na hinihingi, yung aking kalooban na panalangin na hindi tinutugon ng Diyos? Evidence yon, hindi ka nag-a-abide sa Kanya, kaya na hindi binibigay yung will mo sa prayer mo sa Kanya. Kasi sigurado yung will mo ay kontra sa Kanyang will. Diba? Kasi doon sa Matthew chapter 26 sa verses 39, 42 hanggang sa verse 44, tatlong beses nagpray ang Panginoon Kristo na ang kanyang prayer, yung kanyang ina-ask sa Ama, not my will but thine will. Kasi prayerful siya, nag-aabide siya sa Ama. Ano? So yung isang example dito sa lupa na nagkatuwang tao, na totoong tao siya, nakasalalay siya sa paggawa ng banal espiritu, sa pag-feed niya sa kanyang sarili. At yun, hindi niya yung pinabayaan. Kaya siya, bagamat sa kanyang pagkatao, sa kanyang pagkakatawan tao, meron siyang sariling will na ang sabi, not my will, but thine will. Ibig sabihin, yung will niya ay hindi ayon dun sa will ng Ama. Pero dahil siya ay close sa Ama, ipinapakita ng talata na i-give up niya yung kanyang will at ang kanyang gustong mangyari, yung will ng Ama sa kanya. Kaya ano nangyari? Naibigay pa rin niya ang kanyang sarili bilang handog para sa ating katubusan at kapatawaran at kaligtasan. Kasi kung tuwing niya ang tatanungin sa kanyang pagkakataon tao bilang totoong tao, ay ayon sa talata, ini-imply doon na sabi niya, let this cup pass from me. Ano? Para sa kanyang humanity,
ano, bilang talagang totoong nagkatawan tao at hindi yun tautauan, hindi yun magic, hindi yun drama. Talagang meron siyang, ang pinagkaiba lang niya sa atin, siya po ay walang kasalanan. And of course, meron siyang deity. Kaya lang, sa deity, hindi niya kinokontrol ng deity ang kanyang humanity. Talagang yung kanyang humanity ay kumilos talaga nang ayon sa isang tamang halimbawa ng pagiging isang mananampalataya o anak ng Diyos. Ano ho? So, doon sa James chapter 4, sa verse 15, ito rin ang dapat. Tignan natin. James chapter 4. Ang sabi dyan, whereas, verse 14 muna, ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. For that ye ought to say, if the Lord will. So, lagi ikinoconsider ang will ng Panginoon sa kanyang buhay, sa kanyang mga desisyon, sa kanyang mga plano. Yan po ang kagandahan pag nag-aabide tayo sa Panginoon. Si Santiago po ang nagsulat niyan. At siya po ay close and nag-aabide sa Panginoon. Inspired siya ng Holy Spirit. At siya nga ang nagsulat diyan. So, tingnan ang kanyang payo. Ang dapat ikanin yung sabihin. Ha? For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. So, lagi kinukonsider na yung will ng Diyos sa kanilang buhay. Okay? So, ngayon. So, yung taong nag-aabide sa Panginoon Jesucristo, ang kanyang will ay automatic na ma-align sa will ng Panginoon na kanyang inaabaydan. Ano ho? Yung will niya. So, hindi na ito kokontra at hindi na ang will niya kontra, hindi na ang kanyang will conflict sa will ng Diyos. Ang kanyang will ay hindi na rin carnal. Ibig sabihin carnal, hindi parang unsaved ang kanyang kalooban. Kasi maraming mananampalataya, ang kalooban akala mo unsaved. Right? Halos mapagkamalaan mo ang unsaved eh. Kasi nga yun ang ibig sabihin ng carnal na bubuhay sa laman. Ang unsaved ay nabubuhay talaga yan sa kamunduhan, sa kasalanan. Ano? So pag malayo ang isang saved sa Panginoon, hindi siya nag-aabide, hindi siya close, hindi siya sweet sa Panginoon, hindi siya spiritual, ang will niyan, sabi ng Tumpiang na 14, yung way niya ay laging sa sarili lang niya ang kinukonsider niya. Ano ha? So, nakakonform, hindi na nakakonform, o itong ang will ng isang hindi naka-abide sa Panginoon ay contrary sa will ng Panginoon, conflict, ano, carnal, at nakakonform sa system of this world, ang kanyang will. So kung ano yung takbo ng sanlibutan, ina-align niya, inaangkop niya. Kaya ang utos sa Roma 12:2, ang sabi magbago tayo ng ating pag-iisip. Huwag natin ikang iayon, i-conform sa takbo ng sanlibutan ito, katulad ng mga uso-uso. Prinsipyo, katwiran, puro ano eh, yan ay sa palayo sa Panginoon. Yan ang sistema ng sanlibutan. Pero pagka ang mananampalataya malayo nga sa Panginoon, hindi siya nag-aabide, hindi siya close sa Panginoon, ganun na rin ang kanyang will. Talagang napakahirap pasundin sa kalooban ng Diyos ang isang mananampalatayang malayo sa Panginoon para kang naghihila ng yabat na pasalungat. Kasi nga, iba ang will niyan. Naintindihan ba mga patad? Kaya kung kayo sa inyong sarili ay kayo ay nahihirapang sumunod sa kalooban ng Diyos, anuman yung kalooban ng Diyos sa inyo, meron pong iba't ibang ere ng ating buhay na kinakausap pa ng banal na Espiritu, kinakausap pa ng salita ng Diyos, na ito ang kalooban ng Diyos sa iyo at hindi ito ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay, ano yung response? Pag ikaw ay matigas laban sa kalooban ng Panginoon sa iyong buhay at doon ka naka-incline sa iyong sariling kalooban na ayon sa takbo ng sanlibutan ito, ng secularism, ng mundong ito, ebidensya po yan. Hindi ka close, hindi ka malapit sa Panginoon. Malayo ka sa Panginoon. Parang katulad nung halimbawa nung ating naging lesson noon tungkol kay Pedro, siya ay sumusunod sa Panginoon pero malayo. Diba? Kaya ano ang nangyari? Ilang beses niyang itinatwa ang Panginoon Kristo.
Kasunod nga niya. Believer yan, saved. Kasunod, pero tatlong beses niyang itinatwa ang Kristo. Di ba? At may pagsumpa pa yan na hindi niya nakikilala. Oh. So, sumusunod siya. Follower siya, pero malayo. Ang agwat, hindi siya talaga close. Doon nga sa Matthew chapter 26, isa siya sa tatlo. Di ba? Eh, hindi siya nagpe-pray eh. Puro kagustuhan ng laman ang kanilang sinusunod. Tulog. Nakahiga lang sila. Nagpe-pray ang Panginoon. Nagsasabi ang Panginoon na kayo, eh, makisama sa akin. Mag-pray kayo dito habang ako naroon. Nagpe-pray din ako. Ilang beses niyang binalikan? Dalawang beses niyang binalikan o tatlo. Pero anong ginagawa? Di ba? Laman ang kanilang sinusunod sa kanilang sarili. Samantalang ang Panginoon, ang sabi niya, not my will but God's will be done in his life. So, posible sa isang saved na siya ay malayo ang buhay, ang puso, malayo ang kanyang fellowship sa Diyos na nagligtas at Panginoon niya sa na kanyang buhay. Posible yan. Kaya nga lang, ang makikita sa kanyang kalooban, kontra yan palagi sa kalooban ng Diyos. Yan yung hindi marunong mag-submit. Yan yung hindi marunong mag-sakripisyo na ika nga ay ang kanyang sarili ay kanyang hahayaang to the extent na magtiis at masaktan kung ito naman ay para sa gawain at para sa kaloob at salita ng Panginoon. Kalooban ng Panginoon ay gagawin niya. Pero kung malayo, hindi, wala siyang ganyang klase ng kaisipan. Palaging yan ang gusto niya ng convenience sa buhay sa sarili. Yung comfort palagi ang habol niyan. Hindi yan pwedeng tiis. Hindi niya kaya magsakripisyo. No? So, yan po ang ating goal dito sa ating church na ang bawat kalooban natin ay mabali patungo sa kalooban ng Diyos. Parang katulad din ng bata yan, yung bata ay habang lumalaki, meron niyang sariling will. Doon pa lamang sa kanyang kabataan, doon pa lamang dapat nasusupil na ang kanyang will. Battle of the will yan, no? Will ng bata at ng parent. No? Pagka nakita nung bata na natatalo ng kanyang will, ang will ng kanyang magulang, yari na yung magulang na yan. Anong sabi niya sa Pinosco? Pag palagi mo na lamang pinagtakpan at pinagtanggol ang kamalian ng anak mo, darating ang araw, mag-hire ka mismo ng abogado para magtanggol din sa iyong anak. Dahil kakasuhan yan, dahil tinuruan mo siya na maging masama. Mali kasi yung palaki, mali yung pagmamahal. Ano ho? So yung pamamalo, nasa Bible yan. Sa bata, pamamalo, nasa Bible yan. Disiplina ang tawag dyan. Ano ho? So kung tayo ay hindi marunong kay pagbulay-bulayan ang kabuuan ng senaryo at ang alaging inaalang, sinaalang-alang natin, damdami natin at sarili natin, magkakamali po tayo. No? So kinakailangan yung salita ng Diyos, yun ang first main point, mag-abide sa atin, makakabot po tayo din sa tamang kalooban. Ano ho? Na ang kalooban natin, i-align natin sa kalooban ng Diyos. Alam nyo kasi, ang sistema ng sanlibutan ito, napakasaya at napakasarap para sa laman. At napakahirap niyan, ano? Bata ka, yung mga pag-ML, ano, Jericho? Yung pag-ML, yung mga, sino pa dito? Yung mga nag-mobile game. Napakahirap tanggal yan. Minsan, addiction yan eh. Minsan talagang alipin ka na yan eh. Oo, kaya yun eh, dapat eh, sa simula pa lamang ay binabali na. Kasi pag ang bata at ang anak, nakakuha siya ng butas na paraan o weak point ng kanyang magulang na ito pala ang weak point na magulang ko para mabali ko ang will niya. Ano yung ibang paraan ng mga anak? Dadaanin sa iyak. O siya, huwag nang iyak. Ito na, huwag nang iyak. Ito na, kutsilyo. Huwag lang iiyak, ha? O ito ang posporo. Huwag kang iiyak. Love ka ng daddy, love ka ng mommy. Ito ang laso, no? Diba? Hmm. Dahil sa sobrang pagmamahal, huwag lang umiyak, ibibigay. Pero mali. O ito ang cellphone, ito ang gadget. Pag binigay mo sa iyong apo, sa iyong anak, sa bata,
sisiraan niya agad ang kanyang kalusugan dahil ng rejection niyan. Ay gusto nung bata, iiyak. Eh pag nakaiyak yung bata, give up agad yung magulang. Ay di sabi nung anak, ng bata, yon ang paraan. Gagamitin ko palagi yan. Basta meron akong gusto, dadaanin ko sa iyak. Meron mga iba, dadaanin sa sa pagbabanta na ako ay maglalayas, ako ay titigil sa pagpasok, ako ay magpapakamatay, ako ay sasama sa barkada, ako ay mag-girlfriend agad, magbo-boyfriend, mag-aasawa agad, magtatanan agad. Takot na takot. Kaya anong gagawin ko? Eh, di bigay ang gusto. Yan, pinalalaki mo siya, sala. Kasi nasira yung will niya ay nag-overrule sa will mo. Hindi po pwede yun, mga kapatid. Kaya dapat sa bata pa lang, bago pa lamang, ay sinasanay na. Kaya kakita niyo ang iglesyang ito. Nasa pulan ito ng mission. Ang brought up ko sa iglesyang ito, umagat hapon, iisa ang dapat nating kaisipan na ito'y iisa ang Diyos na sinasamba at maghapon ang pagsamba. Kasi kita nyo, sa ibang mga simbahan ngayon, hirap na hirap sila. Tuwing umaga lang sila may attendance. Sa hapon, to the extent na sila'y nagsasabi ang pastor na, kami ikay merong extended gospel hour, Sunday afternoon worship service, extended ikado sa barangay na ganyan. Yung pala'y hindi lang mapabalik ang member. Ang pastor ang humahabol doon. Pag araw na Linggo, ang member, lahat pupunta sa bahay-sambahan. Hindi yung gawain ilalabas. Nung mission pa lamang, ganun talagang ginagawa natin, na sa umaga talaga, ay worship service, pagtitipon, indoor, pagdating ng alauna hanggang alas 4 yata yun. Puro soul winning yan. Soul winning ang ginagawa ng buong church. Pag hindi ako nag-announce ng soul winning, parang masama ang loob ng mga member kasi nasanay sila, na-brought up sila. Yung will nila talaga, pagka Linggo ng hapon, ay merong soul winning. Pagdating ng alas 5, balik na uli sa loob. Merong Sunday afternoon o evening. Dati kasi gabi ang prayer, pinaka-gospel hour, yung pinaka-worship service sa hapon, gabi. Naabot ng alas 7, alas 8. Ito, binago ko na lang na ginawa kong 3 to 5 dahil nga nagkakaroon ng excuse nga yung iba na hindi maka-attend sa hapon, sa gabi, dahil nga nang may mga assignment, may mga paglalaba, preparation, ganyan. E ngayon, 3 to 5. Kasi meron namang 1:30 to 3 para sa group fellowship. 3 to 5. Pwede naman na gawin ganon. O di, sige, kung saan nyo gustong punta. Balabala ay maglalaba, pero magmumol pala, bahala na kayo. Kung hindi totoo ang pagsamba, di magsinungaling kayo sa inyong gagawin. Pero ang mahalaga, naiitama po. Kaya ngayon, tayo ay talagang nakagawian na ng kalooban ng bawat nagiging miyembro dito na ang pagsamba sa umaga at pagsamba sa hapon ay iisa po ang value niyan. Hindi po yan mas mataas at mas mahalaga ang umaga at sa hapon ay hindi na. Hindi. Kaya nga, binago na natin ang katawagan sa panghapon natin gawain. Ang tawag sa umaga, Sunday morning worship. Sa hapon, Sunday afternoon worship. Anong ginawa natin sa Wednesday? Wednesday worship service. Doon natin ginaganap ang prayer. Kasi dapat ang nasa kaisipan ng bawat mananampalataya, ang bawat pagtitipon ay pagsamba. Kaya kung ito ay pagsamba, ituturing mong mahalaga ito. Kasi pagsamba ito. Ano ho? So, yun, doon ang will natin sinanay. Kaya yan, hindi mahirap. Yung iba, hirap na hirap. Totoo na, talaga, kahit malalaking simbahan. Pagdating sa hapon at sa Wednesday, mabibilang mo, akala mo nagmimisyon. Ano ho? At sa ganitong mga sitwasyon, panahon, ang iba, puro online na yan. Parang tuwan-tuwa sila na online. Tuwan-tuwa sila ng ECQ. Tuwan-tuwa yung iba na bawal pumunta sa church. Yes, bahay na lang kami mag-online. Doon lang worship service. Ano? Amen? Pero dahil ang will natin sa bagay na ito ay na-brought up, nasanay, sa kalooban na pa, na-align. Ano ho?
Kaya hindi mahirap sa atin, magaan. Ano ha? So, negatively, pag ang will mo ay naka-align sa will ng Diyos, dahil ikaw ay naka-abide sa Kanya, negatively, hindi na kontra. Hindi ka hindi laging kontra. At kailanman hindi ka kukontra o kukonflict. At hindi na karnal ang iyong will. At hindi naka-conform sa sistema ng mundong ito. At hindi concerned sa iyong personal ambisyon. No? Personal plan. Si J.I. nung mag-desisyon na mag-full-time, sabi ko, anak, utay-utay, babaguhin mo na yung iyong pangarap at ambisyon sa buhay dahil kinakailangan lahat yan ay spiritual at may kinalaman sa kalooban at gawain ng Panginoon. Ano? So, yung mga dati mong style na ikaw ay wala pa sa full-time ministry, kung ito ay hindi makakatulong sa pagiging full-time, sa pagiging isang full-time worker, i-give up mo na yan. At yan ay will na kailangang isuko. At ang solusyon, mag-abide lamang sa Panginoon, automatic. Yung will mo, mawawalan ka ng gana, yung concern mo sa iyong personal dream. Kasi ipagkakatiwala mo ang lahat dun sa iyong kasweet fellowship na Diyos eh. Ipagkakatiwala mo sa Kanya eh. Panginoon, pagdating sa buhay at kinabukasan ko, sa inyo na ako. At ako ang isang living example na hindi pinabayaan ng Diyos. Wala akong supporter, wala akong outside supporter. Wala akong individual na supporter sa labas ng gawain ng Panginoon. Walang Amerikano, ano ha? Walang sinumang organisasyon. Pero hindi pinabayaan ng Panginoon. Hanggang ngayon, nag-iintay ako ng bahay at lupa. Ano ho? Dahil ako hindi nawawala ng pag-asa, pero hindi ako nagmamadali at hindi ko kino-question ng Panginoon bakit hanggang ngayon. Kasi ang prayer ko nung una, Panginoon, hindi ako mag-uumpisang mangarap at mag-pray patungkol sa house and lot ng aking pamilya hanggat hindi natatapos at hindi na ipapaanyo ang sagawain ng Panginoon. Ang sa inyo. Eh ngayon, narito na. Nasa beautification na tayo at sa ika nga ay pagpapalago. So hanggang ngayon, wala pa ang family ko na bahay at lupa. So hindi ko bineblame ang Diyos, hindi ako nasa mga loob sa Diyos dahil alam ko ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at marunong sa lahat. Ano, hindi ko alam ang kanyang mga pamamaraan pero alam ko, matalino siya. Amen? Kaya kung ako ay hanggang ngayon narito pa, pero hindi na ako uupa. Dito na muna kami hanggat hindi ako binibigyan ng bahay at lupa. Ano ho? O di kaya naman, rapturing kami mag-anak. Di tapos ang pulong. So ganun lang ang buhay mga kapatid. Basta yung will natin ay i-align natin sa will ng Diyos sa pamamagitan ng ating personal fellowship na tayo ay close sa Panginoon, sweet tayo sa Panginoon. Sigurado yung will natin, hindi ko kontra sa kanyang will. At ano ang magiging resulta? Ang sabi ng verse 8, herein is my Father glorified that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. So kita nyo ha, magiging disciple ka, magiging disipulo ka. Kasi yung disipulo, tagasunod yan. Kaya naging mabunga, sumunod yan, masunurin yan. Ano ha? Yung will niya, binali niya, at ang sinunod niya, will ng Diyos, sumunod siya. At yun ang pinakasusi, dahil ang kanyang sikreto, yung pag-abide niya sa Panginoong Jesucristo, na sincere siya sa pag-pray, sa personal devotion niya, sa kanyang meditation sa salita ng Diyos, yan po yung way ng abiding. Kaya automatic, yung will niya, naka-align, kaya niya itong isuko sa Panginoon, at siya nagiging obedient, kaya ang tawag sa kanya ay disciple. Yan ang sabi niya sa verse 8, so shall ye be my disciples. Kasi hindi angkop na tawagin ang isang saved na disciple kung hindi naman nasunod. Kasi pag sinabing disciple sa Tagalog, alagad. Pag sinabing alagad, taga, sunod. At bago ka maging taga-sunod, yung kalooban mo bilang tao at bilang nasa laman, ay kailangan nang baliin mo yan at isuko mo sa will ng Panginoon. Kaya kung ang will mo ay naka-align sa Kanya,
Name it. Sabi, ask what you will. Hindi na ang Diyos mag-aalala na humingi ka ng anumang iyong hingiin kasi alam ng Diyos na ang will mo hindi ko kontra sa will niya. Amen, Kuya Will? Parang wawawi na yan. Then, magiging disiplinado ka. Kasi yung will mo nga naka-align, edi disiplinado yan. Tingnan nyo ang mangyayari. Mag-aabide ka sa kanyang love. Verse 9. As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. So, ina-expect na ng Panginoon na ikaw ay mananatili sa kanyang pag-ibig. Continue keeping. Ibig sabihin niya, disiplinado yan. Yan po ang iniingatan niya sa kanyang buhay. You know? Sa verse 9, abide in his love. Continue in his love. Sa verse 10, kinikip niya ang command. Disiplinado yun eh. Kasi kinakalang ingatan ko at sundin at ipamuhay ko ang utos, ang kalooban ng aking Panginoon. So yung mga hadlang, yung mga problema, hindi niya hahayaan na maging dahilan para hindi niya maingatan at masunod ang kalooban na Diyos sa kanyang buhay. Kaya talagang mahalaga at kailangan talaga na tayo po mga kapatid ay personal na nakikipag-fellowship sa ating Panginoon. Na yan po ang paraan para tayo po ay masabing nag-aabide sa Kanya. Dahil kung hindi, ang delikado. Delikado ang sabi ng verse 2. Every branch in me that beareth not fruit, he take it away. Verse 6, cast away, then shall be born. Delikado. So hindi losing salvation, kundi physical. Physical life. So, disiplinado. Ang mga ang kalooban ay naka-align sa kalooban ng Diyos. Maliwanag mga kapatid? Yan po ang tinatawag normal effect. Kanina ay natural evidence. Yan naman po ang normal effect sa isang nag-aabide sa Kanya. Ang will be aligned to Him or to His will automatically. So, ang resulta niyan, siya po ay magiging disipulo na totoo, disiplinado, devoted, and dedicated. Ano man ang mangyari, siya po'y mananatili sa Panginoon at sa kalooban ng Panginoon. Yan po ang makikita sa isang totoong nag-aabide sa Panginoong Hesukristo. Hanggang dyan na lang muna tayo. Meron tayong ilang minuto para hanggang bago mag-alas 5 tapos ang ating Bible, ang ating baptism. Tayo po'y manalangin, banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po kayo sa inyong salita na sa tunay na pagkain ng aming kaluluwa at nawa nga po Panginoon, ang inyong mga anak ay nafi-feed ng tunay at totoo. Nawa nga po Panginoon, ang inyong mga anak ay tunay na dinadigest ang sustansya ng inyong salita na ang ebidensya po, merong development, merong changes, merong nagaganap na maturity. Ang matigas, lumalambot. Ang mahina, lumalakas. Ang walang bahagi, nagkakaroon ng bahagi. Ang umuurong ay nanunumbalik. At ang hindi seryoso, nagiging seryoso. O banal ang Diyos. Kitang-kita ko sa malaking porsyento ng miyembro ng iglesyang ito ay nag-i-enjoy sa inyo, sa inyong gawain, sa inyong salita. At salamat po sa Espiritu Santo na siyang gumagawa sa aming pong iglesia at sa pag-aaral namin yung mga salita. Dahil doon ay malaking porsyento ng iglesyang ito. Kinakikitaan ko po ng development nga at ako'y nagiging nai-encourage ako at nabibless ako sa maraming porsyento, malaking porsyento ng miyembro ng iglesyang ito. Nakikita ko rin po ang submissiveness, ang sincerity, maging yung kanilang attitude sa aking pamilya, sa aking asawa, sa aking mga anak. At nakakatuwa na hindi ko ina-expect maging sa aking apo. May mga kapatiran na hanggang doon sa kabila ng kahirapan, kabila ng pandemic na ito, ay nakakagawa pa rin, nakukuha pa rin ipakita sa akin bilang pastor nila na ina-appreciate nila yung aking sangbayan. Na kung paanong nakikita nila na
ginagawa kong aking bahagi sa shepherding ay ganun din man nila ginagawa yung kanilang pagiging blessing na tupa sa aking buhay. At higit sa lahat, sa inyo pong banal na harapan, ito yung isang nakalulugod, isang mabangong samyo na makita na inyong mga anak ay ganun ang attitude sa gawain at sa manggagawa sa inyong salita at sa inyong kalooban. O banal na Diyos, nakikilala nyo at nakikita ang bawat isa. Panginoon, ang dalangin ko po sa kanila na naroon ang pagiging blessing sa aking puso bilang pastor nila, doblehin, triplehin nyo po ang favor sa kanilang mga buhay. Nakikilala nyo po sila. Lagi kong pinapanalangin na sa kabila ng kanilang mga karamdaman, ng kanilang mga kabigatan, ng mga dalahin nila, responsibilidad nila, sila'y daroon ang kanilang closeness sa akin at sa aking pamilya at sa gawain, Panginoon. Naroon ang kanilang love, naroon ang kanilang puso, Panginoon. Doblehin nyo, triplehin nyo po. Kayo may sabi niyan, na pupunin nyo pasaganain ang lahat ng biyaya, Panginoon, upang lalo silang maging blessing at channel, Panginoon. Nakikilala niyo po ang mga ganung klaseng miyembro, Panginoon. Yun ang aking laging dalangin sa inyo. Katagpuin niyo po, Panginoon. Maging sila ng mga nasa online, Panginoon. Ay kahabagan niyo rin po sila at biyaan, Panginoon. At pagpalain niyo po ang aming pagpapatuloy ng amin pong gawain sa huling bahaging ito, ang tinatawag na baptism. Salamat po muna ng marami. Itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Okay, so papuntahin ko dito ang dalawa nating candidate for baptism. Dito, si Brother JL and Sister Lea May, para tayo madali na. Come forward. Sabay na kay Dini. Dito muna. Kakaroon muna tayo ng final interrogation. Wala na naman na rin. Ayan. So mga kapatid, kayo ay nakatapos na sa baptismal class. Okay? So ang ating unang review, tanong ay bakit kayo na ay sumunod sa tubig ng bautismo? Brad, gamit. Ikaw muna, babae muna, ladies first. Lagyan ining ng mic. Kasi public ito, kaya ipapublic din natin. Ano ang dahilan? Dahil po. Nagmahiya. Pagsunod po sa ano? Sa buong katwiran ng Panginoon. Ayan. Pagsunod sa buong katwiran ng Panginoon. Mababasa yan sa aklat ng Mateo sa Kapitulo 3. Sapagkat nung tinanong ni si John the Baptist nung lumapit sa kanyang Panginoon, ay parang kapatid na John the Baptist, bakit ika, ako ay ang magbabautismo, dapat kayo ang magbabautismo sa akin. Ay ang sagot ay, hayaan mong mangyari ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin. Sino yung sa atin na tinutukoy? Sino yung nare-represent nun? Mga? Lagyan mo na mic. Huwag kang mahiya. Hindi mo dapat ka. Kaya nga public ito. Ang baptism may public identification. So, magsalita. Hindi na mic. Ha? Ano na? Nasaan na ba yung tanong ko? Ayan, wala na rin tuloy. So, para kanino ang baptism? Yung sinasabi na ganyan. Yan ang nararapat sa atin? Sino yung atin daw? Sino nare-represent nun? Anong klaseng tao yun? Taga saan? Para po yun sa mga saved. So, mga saved. Okay. Ano yung ibig ng saved? Ligtas. Oh, taga saan siya? Taga langit po. Ah. Ayun, nakala ko taga Santo Cristo. Taga Baguio eh. So, ang baptism ay hindi para maligtas. Hindi para makumpleto kaligtasan. Tama? Kundi para lang sa mga ligtas na. Acts chapter 2, verse 4 to 7. Ano? So, paano nga kayo naligtas? Ano yung maliwanag na sagot ninyo na simple lamang? Bakit kayo nasabing ligtas na, tagalangit na? Naunawa ho ng Ebanghelyo ng Panginoon. Okay. Ano yung naunawa mo sa Ebanghelyo ng Panginoon si Kristo? Siya lang ho ang tanging daan. Oho, bakit?
Dahil sabi ko sa Bible. Ano na? Sabi ko sa banal na kasulatan. Hindi dahil sabi ng teacher. Ay ano, sabi ng banal na kasulatan, ano bang ginawa ng Panginoon Kristo? Bakit? Siya ho yan, namatay, inilibing at muling nabuhay. Yun, yun ang gusto kong marinig, ano? So kasi yun ang power of God unto salvation to them that believe. Ikaw, Lorian. Lea May. Lea May. Kapatid mo pala yung si Lorian, ano? Okay, talaga ako. Anong sagot mo? Saved ka na ba? Tagasaan ka na pagka ikinamatay? Salamat. Bakit mo nasabi? Kasi sinampalatayan ko po ang gospel. Ay, sinampalatayan mo ang gospel. Ano ba yung gospel? Siya po ay namatay, nilibing. Okay, namatay, nilibing muling na buhay. Ano ba yung sakripisyong yun? Yun ang sakripisyo na maari lamang tanggapin ng Ama para lumubog ang kanyang kalooban sa atin at galit niya sa atin. Yung ginawang sakripisyo ng kanyang anak ng Panginoong Kristo. Kaya tayo ay pinatawad na, nilinis na, tinubos na, at tayo mayroong pangako ng buhay na walang hanggan. Hanggat nasa lupa tayo, pinipermit pa tayo ng Panginoon manatili dito, ang purpose nun ay para tayo makapaglingkod sa Kanya. Tama? At paano makapaglingkod sa Kanya? Sa pamamagitan ng ano? Okay? Diba, magbabautismo. Pag nabautismuhan ka, anong karapatan meron ka na pag nabautismuhan ka na? Yon, may karapatan ka na maging miyembro ng katawan ng Panginoong Kristo. Tama? So, pagka ikaw ay member na ng katawan ng Panginoong Kristo, meron ka ng pribilehiyong maglingkod. So, pag sinabing maglingkod, may ginagawa, wala? Okay, so, may gagawin na kayo ngayon sa church, ano? Magkakaroon kayong bahagi. Hindi na kayo attenders lamang. Amen? Okay, so alam nyo naman mga do's and don'ts ng membership, ano? So, iingatan nyo ang inyong membership. Sapagkat yan ay isang divine will ng Panginoon sa isang na-save. At naniniwala ako na ang Diyos ang nag-convict sa inyo at magdadagdag sa inyo dito sa iglesia. Hindi ang Diyos nagkamali. Kaya huwag nyong hahayaang mawala kayo sa membership. Amen? Ingatan nyo yun. Kung mapalipat man kayo ng ibang lugar at kayo ay mananatili na doon, kayo ay hahanap ng kaparehas natin ng church, same faith and ng doctrine and practice. At bibigyan ko kayo ng recommendation hanggat kayo ay may magandang patotoo. Okay? Sige, tayo po ay malalangin muna. Sabay-sabay na tayo. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po ng marami sa isang napakadakilang hapon na ito na meron pong dalawang ligtas na sumuko sa tubig po ng bautismo na naunawaang ito po ay napakadakila at napakahalagang utos sa mga naligtas upang kami po ay magkaroon ng karapatan sa church membership dahil sa pagiging membro sa iglesia lamang kami magkakaroon ng karapatan din na maglingkod sa inyo. Hindi kami pwede maglingkod ng outside the church. Pwede kami masave outside the church, pero hindi kami pwede mag-serve outside the church. Ang tamang agency ng paglilingkod ng ligtas ay through the church. Kaya salamat po sa biyaya na ito, na naunawaan ito na dalawang kapatid, upang ngayon ay isagawa na po ang pagsunod nila sa tubig ng bautismo. I-bless po ang aming kapatid, mga kapatid na ito. I-bless po at pagpalain po ang aming baptismal service. Salamat po ng marami. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay? So, sino una? Ha? Hindi, kung magbibis, sige, magbibis pa kayong dalawa. O, awit muna tayo ng ano, habang nagbibis sila. Tin, nasaan si Tin? Tutugtog. Wala picture mamaya. Nasaan kayo? Ano? May song leader tayo. Ha? Nasaan si Jojo? O sino man? Bakit di na? Ingle? Ba? Kaya naman ha?
Amen. Ayaw po natin magsiawit. Hey, atin mga witin ang Shall We Gather at the River? Page 103. Shall we gather? Ready? Hey. Shall we gather at the river, where bright angels feed the flood? With this crystal tide forever flowing by the throne of God. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river. Gather with the saints at the river that flows from the throne of God. On the margin of the river, washing of its silver spray, we will walk and worship ever all the happy golden day. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Oh. Diko dito sa akin ining si upo ikaw po sa likod pampalda. Masyadong puno. Tubig. Ayan. Ineng. Ta nawawala ang aking sound. Sa Panginoong Hesukristo bilang iyong tagapagligtas sa kanyang ebanghelyo, sa kapamahalaan at karapatang ipinagkaloob sa akin ng Diyos at ng The Thessalonian Trinity Baptist Church, sa harapan ng mga anghel sa kalangitan at ng mga kapatirang ito, ikaw, Lorian Lea May, ay aking binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kapit. Inilibing, muling nabuhay. Kaya mo, inay, kaya mo. Pwede ko ito sa akin. Kakabig niya lang, ha? Dahil naipahayag mo na ang iyong pagsampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo, sa kanang mananampalataya, tagalangit, may karapatang ka nang magpabautismo, ayon sa kapamalaan at karapatang pinagkaloob sa akin ng Diyos at ng The Thessalonian Trinity Baptist Church, sa harapan ng mga anghel sa kalangitan at ng mga saksing ito na sa ating harapan, ikaw, Brother JL, ay aking binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, inilibing, muling nabuhay. Amen! Grabe si Lea May. Nagkaroon ng title. Tidal wave eh. Okay, tayo magsitayo mga kapatid. Purihin ang Panginoon at meron naman tayong dalawang
kapatid na napadagdag po sa iglesia lokal ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay magwakas na sa ating pong maghapong pananambahan. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay na binabalik namin sa inyo lahat ng kapurihan, ng pasasalamat, ng parangal, papuri, pagsamba, Panginoon. Walang matitira sa aming anumang kaluhatian. Sa inyo lamang, Panginoon. At kami patuloy nagpapakababa, Panginoon, na kinikilala na ang lahat ng magandang nangyayari sa iglesyang ito ay dahilan sa inyong pagkilos, sa inyong paggawa. Katulad ng dalawang kaluluwang ito na sumunod sa tubig na bautismo, hindi po sila pinilit, sila po ay nagkusa, nanalangin, at sila po ay nag-desire, Panginoon. Ngayon, sila po ay nabautismohan na si Brother JL at Sister Lea May. Panginoon Diyos, nawa po ay ang inyong patuloy na biyaya ay pasaganain sa magkapatid na ito na sa maaring gawin ng diablo na pagsubok at hadlang sa kanila, sila po ay magpakatatag at biyayaan niyo po ng katatagan at ng paninindigan, Panginoon. At sa halip, sila nga po ay maging biyaya sa kanilang pamilya, alalaon bagay maakay ang hindi pa naliligtas. Palaguin niyo silang patuloy. At kaming lahat ay maging biyaya sa kanila at maging alalay sa kanilang pananampalataya, Panginoon. Panginoon, salamat po ng marami sa maghapong pananambahan. Tunay, Panginoon, kami ay may kagalakan na mamaya ay uuwi na maliwanag sa aming kaunawaan. Hindi kami nag-iaksaya ng oras. Kami po ay sumamba sa Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, sa makapangyarihan sa lahat. O banal na Diyos, igawad niyo po ang inyong mayamang basbas, ang inyong bendisyon sa bawat isa at ang inyong pag-iingat sa bawat uuwi. Sa inyong lahat ng kapurihan, itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. God bless you all. Tapos na po tayo, mga patid.